Sa iba mga balita naman, wala pang natatanggap na tulong mula sa may-ari ng MV Mercraft 2 ang ilang nakaligtas ng pagkasunog ng barko sa Quezon Province. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng cancer patient na si Jessa Malate na nawala ang kanyang mahigit 100,000 piso na pampagamot sa kanyang ovarian cancer at pambilisana sa iba pang pangangailangan. Yung pera ko po na pampagamot po sana, tsaka pambili po ng mga gamit ko at pang therapy po, nasa worth 100,000 po yun. Pinag-ipunan ko po yun ng ilang buwan sa mga pag-online. Sa mag-online selling po ako, gumagawa ko ng mga bouquet. Nagde-decor ako sa birthday kahit po pagod na ako para lang po makamili ako ng gamot ko. Okay. Tapos nawala lang po dun sa lumubog. Ayon naman kay Algene Jules Bolilan, nawawala pa rin ang kanyang ama na sakay na lumubog na Mercraft 3 taong 2017. Tumulong anya ang kumpanya noong una pero unting-unting nawala na po na magsampa na sila ng kaso. May nangyari na noong 2017, 4 years ago po. Pero hanggang ngayon po, kami po wala pa rin kaming nakukuhang justice, wala pa rin po kami nakukuhang... nakabinbin pa po yung kaso na nakapile sa kanila. Tapos ngayon po may bago na naman ulit na trahedya na same shipping company po. With regards po to financial assistance, wala naman po kami nakuha. Tapos po yung insurance po din namin, yung insurance po ng ano nila, ng shipping lines nila, hindi rin po namin makuha kasi nga daw po wala kaming death certificate dahil ang tatay ko nga po ay missing passenger. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Real at Polillo sa Quezon ang tulong sa mga biktima at nakaligtas sa sunog ng MV Mercraft 2.